Ito po mga kabilis, ang code niya is Emperador Light Bronze. Meron tayong nakitang Onyx, which is rare din po ito. Isa pa po sa mga rare po na ino-offer nila dito na design po ng marble ay ito pong namimili po tayo ng shade regarding po sa ipapa-renovate po natin na kitchen. Yan guys, so tingnan nyo. May tatak pa talaga ng Phoenix Stone. Gato naman yung binili ko sa mother ko until now. Okay na. Wow. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po ay plano ko pong ipapalit po ng countertop ang aking pong kitchen. So napunta po tayo dito sa Phoenix Stone. Nakita ko sila sa Facebook. At dito po, alam niyo naman, nagala tayo. Talagang marami po silang ina-offer po na klase po ng mga natural stones at mga slab po na perfect gamitin po sa ating mga pinapagawang bahay. So ngayon tara, mag-tour na po tayo sa showroom nila at mamili na po tayo ng gagamitin natin para sa ating ipaparenovate po na kitchen. So, let's go! And para naman po sa address at operating hours po, ito na po. Pagpasok niyo po dito mga ka-viewers sa kanilang showroom, sobrang dami po ng granite ang makikita po ninyo. And ito po mga ka-viewers ha, ay mga natural stones po na perfect pong gamitin pang countertop, pang flooring, at kung ano-ano pa. Ito po mga ka-viewers, very familiar po sa akin yung design po na ito. Kasi ganito po yung ginamit ko po na countertop dun sa mother ko. So ito po ay sample po ng granite nila. Although marami po silang shade na ino-offer, and yung pag-cut po, sila na po ang nagpo-provide and pwede rin naman po sila mag-install. So ito naman po next na pinapakita ko po, ito po ay marble. So ito po mga ka-viewers, ang ranging po nila per square meters is 6,000 to 10,000 depende po sa design. Dito po mga ka-viewers, makakabili kayo ng mga whole slab na talagang walang dugtungan. Kung naghahanap po kayo ng mga gray po na shade ng marble, meron din pong available yun. Upon visiting po sa kanilang warehouse, ayan po, marami po kayo mapipili po ng klase ng mga marble. Kung naghahanap po kayo ng rare po na pagka-marble, ito po ang code nito is Bianco Carrara. So ito po per square meters nila is 10,000 and ito po ay legit po na 100% pure marble po talaga siya. So ito daw po ay isa sa mga rare na meron sila dito na makikita po ninyo sa kanilang showroom po. Ito po mga ka-viewers, ang code niya is Emperador Light Brown. So natural marble din po ito. And usually sa mga na-house tour ko, meron din po mga gumamit ng ganitong design po na pagka-marble. Ito po mga ka-viewers, nasa 4,700 per square meters yung presyo nito. But ang maganda po sa kanila kay Phoenix Stone, still negotiable po yung mga ino-offer po nila dito, mga granite at marble po. So flexible naman po sila as long as ayun po pupunta kayo dito at marami po kayong kukunin syempre. Mas okay po. Ito po marble black Markina. Isa po ito sa mga bestseller nila. Tignan nyo po mga ka-viewers. So, talagang whole na whole po yung slab. Kung gusto nyo pong bilhin yan as whole, walang dugtungan, pwedeng-pwede po. And kung talagang team gray po kayo, marami po kayo mapipili dito. Actually, kung titingnan nyo po, pare-parehas lang po halos lang design. Pero naglalaro po sila sa pagka-marble, ganun po. No? So, ayun po, sulit po yung pagpunta kasi marami kayo pwede mapili. And halos lahat po ng design na pwede nyo i-apply po sa bahay po ninyo, meron po silang ina-offer. Meron din silang gantong design po ng pagkaklase po ng marble. Ayan, so mabibili nyo rin po siya per square meters. Yung mga gusto lang po ng white marble, marami po silang klase po ng shade. Inquire na lang po natin sa Facebook. Magsasend po sila ng mga design regarding po dyan. Isa pa po sa mga rare po na ina-offer nila dito na design po ng marble ay ito pong Arabescato. Ito po ay galing po ng Italy. And mostly po sa mga architect ng Italy, ito po yung ginagamit nila kasi po rare po yung design niya and syempre po talaga napakaganda naman po sa personal. So ito po ang presyohan po nila per square meter neto is 40,000 pesos. Kasi nga naman po rare again and ito po talaga ay imported pa po. Galing pa ulit ng Italy. Meron tayong nakitang Onyx, which is rare din po ito na mga klase po ng mga slab. And ito po, per square meters nila ay nagkakalag po ng 25,000 but still negotiable po. Ito perfecto pong ginagamit sa counter bar, mga ganyan. Kasi pag po naglagay kayo ng backlight, ayun po, kumbaga parang lumalabas pa po yung pinaka ano neto, pagkabato po netong slab na ito, ganun daw po. Although, magbigay ako ng sample para may idea po kayo. Ayan. Then, actually mga ka-viewers, ang maganda dito sa Phoenix Stone, oh, tingnan nyo po. Kung nagpapagawa kayo ng hotel, resort,
pwedeng-pwede nyo pong silang kunin as supplier po ninyo. Sa ngayon din mga ka-viewers, maraming pong gumagamit po ng mga sintered stone. Ito po matte finish siya. Ang thickness po niya ay 12mm. And ito po mga ka-viewers, ang ranging po ng mga presyo nila ay 8,000 to 11,000 depende po sa design. Pero ayun po ay per square meter sila. Kung gusto niyo naman po yung whole slab bilhin, nagkakahalaga po siya ng 45 to 50,000 depende po sa design. And ito po mga ka-viewers ha, yung ganito kalaki po ng slab, madami na po may apply ito sa loob po ng house ninyo. Pwede din ito pang accent, pang countertop, ganyan, sa bathroom, pwede po yung mga yan. Although, yung mga design po, hindi lang naman po ito yung available, marami pa. And ang maganda po kay Phoenix Stone, lahat po ng mga pricing nila ay still negotiable. They can give you naman po ng discount. Sobrang dali lang po, pwede kayong tumawag. Basta po, kung ano po ang mapag-uusapan nyo or madidil po ninyo ni Phoenix Stones. Pwedeng-pwede. Upon inquire naman po sa Facebook, pwede naman po sila mag-send ng design na meron po sila para ma-idea po kayo sa mga design na ina-offer nila. Actually, hangga dito po sa dulo, sintered stone pa rin po ito. Meron mga glossy na po, na which is yung una po pinakita ko sa inyo ay mga matte. Ito mga glossy finish po sila ng sintered stone. Usually, pag mga glossy na po, ginagamit po nila ito pang accent sa wall, lalo na po kung talaga yung mga dream house ninyo ay may kalakihan at talagang, ayun po, quality po na materials ang ilalagay ninyo. Ito po yung mga ginagamit nila. Ayan. Kung naghahanap naman po kayo na may pagka-green po ang datingan, ito Amazon Green Centered Stone. Then ang thickness po nito ay nasa 6mm po and naglalaro lang po ang presyuhan sa 20,000 plus. Whole slab na po yan. Nagpakita na po ako sa inyo ng marble, nagpakita na rin po ako sa inyo ng mga granite. Ngayon po, meron naman po silang ina-offer din mga quartz. Per square meters po ng mga quartz nila is nagkakalaga po ng 6,000 to 9,000. Still negotiable po yon. And ito pa po. Ito pa po mga quartz pa po yan. Meron mga, may pagka-brown po ang pagka-marble. Meron naman pong parang mga pepper lang po or ganun, salt and pepper po na design ng quartz. Ganyan, meron din po sila mga black gaya po nito. Sa mga fan po ng black po na countertop, meron din sila. And ito naman po, mga gray din po ng quartz, still available. Ayan. And meron dito sila dito mga ka-viewers na quartz na may pagka-galaxy po ang datingan. May mga kumikinang na effect. And murang-mura niya na rin po makukuha yan sa per square meters nila. No? Tapos ito pa po yung ibang design. Ayan. Quartz din po ito na may pagka-marble look po. Sample po tayo para may idea lang po kayo. No? Bali para po sa square meters po nila, ang width po nun is 60 centimeters. Then yung kanya pong pinaka-length is 280 cm po. Tapos po, ang pricing po, naglalaro po yun ng 5,000 pesos, but still, negotiable po yun. So, kung meron po kayong measurement, ganyan na pwede kayong ano, at least ma-idea po kayo kung gano'n po kalapad ang 280 cm. Pero again, marble na po yun sa halagang 5,000. Kung hanap nyo naman po mga ka-viewers ay may pagka 1 meter po yung pinaka-width niya, meron po silang available po na granite. And ito po, nasa 6,800 po per square meters. And tingnan nyo po yung ano nyo, glossy na po yan, na may unti po mga bato-bato po na may pagka-shade up gray po sila. Ito po mga ka-viewers, ang tinatawag nila pong synthetic stone or nanoglass. Tingnan nyo po, makintab. And per square meters po na mga ganito mga ka-viewers ay nagkakalaga po ng 6 to 9,000 po, depende po sa design po ng synthetic stones, ganun. So, sulit na sulit po ang pagpunta nyo kay Phoenix Stones kasi talagang halos kompleto po sila. And dito po, pagpasok nyo po, while waiting, habang namimili po kayo, air condition po yung pinaka-main office nila. Papakita ko rin po sa inyo yun doon. And ang mga ka-viewers, kasama po natin si Sir Jan at si Ma'am May po ng Phoenix Stones para alamin po naman natin yung mga services na ina-offer po nila. Si Phoenix Stone, aside from selling ng mga different type ng stone from natural to engineered, we also provide a full service para hindi na nahahassle si client. Aside from the installation, nagpa-fabricate din kami right ni dismantling. Nag-o-offer din kami ng mga fabricated na mga stones like pillars. Mm-hmm. Aside from that, nag-o-offer kami ng mga stones for flooring. Nag-o-offer din si Phoenix Stone ng free delivery. But of course, meron tayong selected areas
But if mamimit naman yung requirements in terms of the volume, pwede rin naman namin siya i-deliver all over the Philippines, right? So, all ayun. Over the Philippines, nationwide. Yes, that's correct, nationwide siya. Sa installation naman, sir, kahit saan kaya nyo mag-install? Yes po. Installations, wala pa yung magiging problem kasi we have a well-trained na mga installers. Or fabricators. Yes. Fabricator, then helpers, and yan. Less hassle kasi as I said, nakapili ka na ng magandang slab, provided na po nila yung mag-install, which is, syempre yun po mga ka-viewers, dahil nagpa-install kayo sa kanila, may additional fees po yun. Yes. Also, Billy, before I forget, gusto ko lang din sabihin dun sa mga viewers mo na aside from the dismantling, installation, fabrication, si Phoenix Stone nag-offer din kami ng free consultation sa mga clients namin. So, we have engineers who does the site visit and then, syempre, especially yung mga private individuals na nagpapagawa ng mga bahay nila, si engineer namin, nagbibigay sila ng point of views nila, yung professional point of views nila para at least mas maging maganda or mas maging okay yung installation or yung product na kinakuha nila from Phoenix. Ah, okay. So, ayun po mga ka-viewers, baka makonsider nyo po si Phoenix Stones kasi so far po, marami na po sila mga clients at talaga po, upon checking po sa kanila mga reviews, napakaganda po. And magpa-flash din po ako sa screen ng mga finished project po nila para may idea po kayo. Pero, although mga ka-viewers, syempre, ang pinunta ko po dito ay maghanap para sa slab ko. Yes, oo. Ayun. Sana may mapili ka na. Oo, and hopefully, sa next part ko ng video natin, makita nyo po yung ilalagay sa amin na mga quartz para sa countertop. Yes. Ganun po, no? Dito naman po tayo sa office po nila mga ka-viewers. Nakita ko po yung shade nito at ito yung isa po sa napupusahan kong ipalagay sa countertop po natin once pinarenovate po natin yung kitchen. And dito po sa kanilang office mga ka-viewers, meron din sila mga in-offer or samples po ng mga furniture. Yung mga slab, perfect din po silang gawin as dining set, ganyan, gaya po neto. Kahit ilang seaters po, pwede nilang gawin since yung slab naman po, meron pa mas malalaki po dito. Inquire na lang po natin sa kanila. Then, ito po, for example, sa mga bathroom po ninyo, gusto niyo ganito ang finish. Ayan, meron po sila mga sample dito. Kaya, ayun naman po ang maganda pagpunta po at pag-visit dito. Hindi na po kayo mahirap pa mag-isip kung ano maganda ilagay sa mga ipapagawa ninyo kasi meron po sila mga samples dito. Then po, namimili po tayo ng shade regarding po sa ipapa-renovate po natin na kitchen. So, ma'am, ano po ba yung maganda kasi meron tayong mga pinakita pong klase po ng mga slab. Meron marble, sintered, quartz, ganyan. So, ako kasi dahil first time ko from 60 by 60 na tiles, mag-move ako dito. Ano kaya yung mas okay na ano po? First thing sir, ano po ba yung type ng house nyo? Lalagay? Yung interior talaga ng house, naglalaro sa gray. Pero ang aking countertop talaga na tiles, marble ang design niya. So, ang ano ko, hindi na ako lalayo sa white kasi sabi nila pag white daw, mas elegant. Mm-hmm. Yes, that's correct. Meron tayo, katulad nito sir, yung sa table natin, sintered stone to sir, pwede rin to sa countertop. Countertop po ba? Kitchen countertop? Kitchen countertop. Ayun. Then, meron din tayo ibang mga design like this one, winter river snow na sintered, tas mga quartz. Pero kung ano yung prefer nyo, may thickness kasi ng sintered stone is 12mm. Mm-hmm. Then yung quartz po natin, 20mm. Kapal nga sa person. Yes. Tsaka ang kagandahan kasi sa sintered may, right? Hindi siya nag-stain. Modern na type of stone na siya. Yes. Though it's engineered, but still maganda pa rin naman ang quality. And tulad nung na-mention kanina ni May, yung polished kasi ng sintered, sobrang ang ganda niya. Parang glossy. Malinis talaga na glossy. So if kami ang tatanungin mo, Sir Billy, I would suggest you go, it's either quartz or sintered. Quartz naman kasi it's known na maging maganda talaga siya for house interior. Plus, hindi din siya nag-stain. Kahit malagay niya ng coffee or ng turmeric powder, hindi siya nag-stain. Madali soy siya malinis. Sauce, soy sauce, correct. Vinegar, anyan. Ako, kung ako naman tatanungin, syempre, dahil nga gagamitin siya madalas mag-cook, magano, ayoko talaga na may stain. And also, if I before I forget, hindi rin siya nag-i-scratch. Yes. So, kung halimbawa, pwede ka na rin maghiwa directly, basta malinis. Yeah. Ano siya, stain resistant, heat resistant, and then scratch resistant. Sintered stone po yan. Sintered and also and quartz. Also quartz. Okay. Yan ang kagandahan dyan sa dalawa. Yun lang, ang difference lang siguro na ikaw na magde-decide is yung sa polished finish ng ating bato. Ikaw na lang mamili kasi yung design. Kasi, nung napansin ko si sintered stone, glossy talaga siya, unlike kay quartz. Mm-hmm. Ano tayo? glossy.
Kasi matte finish na ang ating tile. I guess mas okay yun, masaangat. Tapos you mag-lean toward ka since na-mention mo kanina na yung house mo is a bit grayish yung color. I would suggest, based from my experience, professional experience, mas maganda kung medyo white yung color nung yung magiging bato sa countertop. Kasi mas classic, mas classy, minimalist yung approach natin. Kung meron kayo centered stone na glossy na marble, dun ako. Sa quartz. Marble style. Marble style. Yung na, sintered stone. Sintered stone. Yes, meron po tayong glossy. Kagandahan kasi kay Phoenix, if wala man dito sa collections namin right now, pwede tayong kumuha from our manufacturer and doon sa mga quarry na partner natin from China and other countries. For example, syempre, magdidilak sa inyo, ipapagawa ko sa inyo ang aking countertop. So, paano yung modes of payment natin? Sa mode of payment, pwede tayong mag-online pwede bank tayong, transfer. Oh yeah, online bank transfer, cash, GCash, then yung mga... Check. Zeta check. So, sir, for example, mayroon tayong mga viewers na interesado. Saan nila kayo pwedeng i-message? Or kung mag-inquire sila, ano yung mga contact number po ninyo? Yes po. You can also visit our page, Phoenix Stone, sa Facebook page. And also, we have Instagram account. Yes, Instagram, TikTok, then... And then, yung phone numbers. Phone numbers. Can call us. If you have a pen there, you can contact us. It's 0932-889-8883. Yeah. So, si May po ang sasagot dyan. And mga ka-viewers, yung mga link po ng social media nila, ilalagay ko po sa description box para pagkapindot po ninyo, direct na kayo doon. At doon po, mas makikita nyo po yung mga naging project po nila para may idea na rin po kayo. And mga ka-viewers, ayun po, no? Kaya ko po kinonsider si Phoenix Stones upon checking nga po ng social media nila. Sobrang dami po nilang mga gawa na and talagang mostly po magaganda po talaga. So, Sir Billy, if I may add, so pagka nag-decide ka na kumuha ng stone sa amin, we will send our engineers or our team to your place para ma-check natin. Bibisitahin natin siya para makita and then magsasuggest din sila sa iyo kung ano yung dapat gawin dun sa paglalagyan natin and then i-install din namin. So mga ka-viewers, kung kagaya niya rin po akong plano magpa-renovate po ng kitchen o kaya po nagpapagawa po kayo ng bahay, ayun po, pwede niyo na pong kontakin si Phoenix Stones. Yes. Guys, ngayon ay titingin po tayo ng stove. Kasi gaya po ng sinabi ko, nagtingin po tayo ng slab para sa ating countertop ng kitchen. Ngayon, yung nabili ko pong stove, still okay naman. Kaya lang pa naghahanap ako na mas maliit lang po na size kasi kumakain ng space yung ating stove dati. So, yun po ay bibigay ko naman po kay sister ko. Ngayon, ang bibiliin ko po is maliit na lang. Total, yun po, hindi naman po ako madalas nagluluto and at least lalaki pa po yung space ng ating kitchen countertop, no? Kaya, and hopefully meron tayong makitang good deals at pasok pa rin po sa budget. And today din po, i-ocular yung aking kitchen para alam na po yung sukat at mag-proceed na po yung pag-i-install. So, ang bilis ng kausap ni Phoenix and ayun po mga viewers, once na na-install naman, iaano ko po sa inyo yung naging total cost para may idea po kayo magkano aabutin. Guys, bali, meron tayong nakita Technogas. Ito, 6,995. Ito yung gusto ko sana kasi stainless steel na, makakapal na rin yung iron cast. Then, sa single burner kasi nila, ito lang yung meron. Saka yung Hamden. Ito naman po yung sa Hamden. Ganto naman yung binili ko sa mother ko until now. Okay naman, guys. 7,470. Guys, ito na yung kukunin natin kasi ano, ayun nga, mas mukhang heavy duty and mas modern yung looks niya. Meron siyang tempered glass dito. Saka ganto. Saka subok na to eh. Ganto yung binili namin kay mother. Ayun po. 7,470. Sige, kuya. Ito na lang. Guys, bali, soon kasi papagawa din natin cabinet natin. So, ito soft touch na yung harap niya. 5,490. Bagay naman. Mas makakatipid ba kami pagka, pwede na bang installment pag above 10,000 na? Ama. Pwede na siya? Ilang months? Nasa inyo po. Pwede po siyang 3 or 6 months. Ah, okay. Ano kunin natin? Total, bibili din ako. Ito yung harap. Kasi pag-try nga natin kasi tape, kuya. Ito naman yung parang cassette tape nila. 6,089. Mas mahal na onte. Pero ang maganda kasi dito, ayun, namumo backward. Pero yung manong, pag makanya, makasalikot niya. At least di halata na may ano. Pero dapat yung design ng cabinet ko, yung pinto niya, natatakpan yan. Okay. Ito yung po yung naka-validating cabinet po niya. Oo, kumbaga yung cover ng cabinet, dapat nakatakip na.
Mas maganda po kung pa-slide. Pa-slide yung cabinet. Ay, hindi, sliding ang design ng akin eh. Pa-pull pwede out. Naman. Pwede naman. Basta tago dapat yan. Paano naman yung daanan ng host niyan? Sa taas po. Kailangan talaga may host siya. Hindi siya pwedeng ano, yung parang filter. Filter. Sa mga ganyan po, hindi siya. Wala po, siya, wala po kami filter type. Sa mga ganito lang po. Sa mga ganyan na size. Pati yung kanina. Yung filter type po yun. Ayun, nalang doon ako sa filter type. Kasi diba yun, di nakakain ng space sa cabinet, diba? Hindi tapos, na po kailangan mag-ulas. Pinapalitan lang yung filter every ano. Every 3 to 6 months or depending sa paggamit. Sa paggamit. Sige, yun na lang pala. Kahit gusto ko to, kakain pa na ako sa loob. Yun na lang. Guys, bali, eto na. Tine-testing na. Pero actually guys, kasi hindi pa namin kailangan totally range hood. Pero wala naman po akong range hood sa bahay. Kaya lang iaasuhan ko na lang po yung pagbili. Para po, ayun, makuha namin siya ng installment lang. So ngayon, tetesting. 1 year warranty ta, no? 1 year. Wala ito po yung ano niya, function. Sige. So pag sisindihin po siya, hold nyo lang po yun. Yan na yun. Hold pag sisindihin, okay. Then ito po yung ano niya, yung mga... Yung lakas po niya, sir. So para lang po siyang electric fan. So may 1. So 2 tsaka 3. So low, medium tsaka high po siya. So okay. Meron po siyang ilaw. So yung ilaw niya, sir, is LED na po. Para pag nakikita ko, hindi nasusunog yung niluluto ko. Then meron na rin po siyang timer. So every timer po, tapos pinindihin po siya, every 1 minute po siya. So optional lang naman po siya kahit hindi nyo na po siya. Paano 1 minute? Mamamatay siya na minuto? Mamamatay po siya after 1 minute. So pwede rin walang time? Pwede po. Pindutin nyo lang po ulit. Pag naalis na po yung ding niya, wala na po yung timer. Okay, noted. Then po, tapos bago nyo po siya patayin, so ilagay nyo po siya sa 1, then pindutin nyo po yung sa 1. Okay, nabalik po sa 1. Okay. Kasi ito po yung ano niya. Filter na yan, meron na. So dalawa po yung filter niya, ito po yung aluminum filter. Okay. Then ito naman po yung charcoal. Charcoal, yan yung pinapalitan. Ito po yung pinapalitan. Magkano naman ng ganyan pagpapalitan ko? Ito po, pagpapalitan po ito every 3 to 6 months or depende po sa paggamit. Then, yung presyo po nito is nasa 200 or to 500 po. Okay, mura lang naman. Tapos ito po, washable filter siya. So pag nilinisin po siya, running water, sponge, tsaka dishwashing liquid lang po. Hindi mga alawang? Hindi po. Aluminum po siya. Aluminum, okay. Then, wag po kayong gagamit ng steel wool or any solid na pang linis po. For ano lang, sponge lang? Sponge, okay. Lang po. What, so yun lang po. Okay. Tapos patuyin nyo lang po. Sige. Okay. Next trial yung isa, syempre hindi naman natin mapapaapoy, di ba? Wala ano tayong lang po, gas. Ignition po. Ignition lang, okay. 1 year warranty din yun. Guys, syempre itong namang stove, hindi ito gagana ng... Walang gas, di natin mapapaapoy yan. Pero at least yung ignition lang naman tinetest dito. So yung kinuha natin, same lang na kay mother po. Until now kasi okay pa din kay mother. Nag-spark. Okay. Dalawa pa dito. Isa. Pero, 1 year warranty din. Okay. Pero ito po, kung napapansin nyo, nag-spark po yung dalawa. Mm-hmm. Pero kung ano lang po yung pinpress nyo, tsaka pinlist nyo, yun lang po yung magkakapoy. Okay. So yung purpose po nang, kung sakali po nasira yung ignition nito, pwede nyo po gamitin dito. Okay. Ayan lang. And ngayon guys, kasama po natin si Sir Jason ng Phoenix Stone para po i-ocular po yung ating ipaparenovate po na kitchen. So ngayon po kailangan kasi masukatan po ito para po once na nag-install sila, tamang-tama na po yung mga sukat. So magkakaroon lang po ng changes ng onte, lalo na po kasi yung stove natin doon, liliit na siya. Tapos yung mga cabinet ko po, plano ko rin paayos yan soon. Titingnan ko pa kung ano po yung pinaka-best way. Basta kasi, ayun, budget lang tayo. Guys, gaya niya, tingnan niyo po yung pinag-iwaan ng tiles kita. Tapos guys, yung finish dito sa ilalim, especially yan. Pakita niyo po yung tsura niya, tapos hindi pa nagdugtong dito. Yung pagkakaputol po sa ilalim, nagpurol bigla yung grinder, ganyan. So talagang, mas okay po kung ipapa-hole slab na lang natin siya. Tapos tatanggalin na rin po ito yung tile trimmers, which is nakakasugat din kasi sila, lalo na yung edging na ito. Pangit po yung space niya. Pangit po yung finish niya. Ito naman guys, ayan, bali mariremain yung sink. Pwede pa naman siya as per kay kuya.
Tapos, ito, bibigay ko na lang po kay sister yung ating stove. Papalitin ko na lang po para hindi nakakain ng space talaga. Kasi ito nasa 30 by, siguro nasa 80 po yata ang sukat nito, or 90 kung di po nagkakamali. May kahabaan, so kinakain yung space. Kaya liliitan po natin. Pero yung mga backsplash, ganyan po yung taas niya. Ganyan. Ayan, kaya abangan niyo po. And mga ka-viewers, update ko lang po kayo na today is February 22 at ikakabit na po ang ating bagong countertop. So ito po, ito pong kitchen natin ay napatanggal ko na po yung mga tiles niyan. And pinatanggal ko na rin po yung cabinet. Kasi po, papabago ko po yung design ng cabinet. Ipapasagad ko na po hanggang ceiling para po at least mas malaki na po yung space na meron ako. At ayun po, maglalagay na rin kasi tayo ng range hood, kaya kailangan po tumaas yung cabinet sa dati pong itsura niya na napakaliit. And syempre po dati talaga may mga dugtungan. Ayun po, hopefully gaganda rin po ito mamaya dahil today kakabit na po yung ating countertop. So isi-share ko po yun sa vlog. Tingnan niya naman po, oh. Hindi ganun yung pakapulid yung pagkakabit, oh. Tingnan niyo. So anyway, ayun po. Yan pa lang po yung update. Mamaya start na po sila ng paglalagay. Guys, bali dito na yung si Phoenix Stone. Bali, dala na nila na nakakat yung i-install nilang ano, slab. So, ang napili po lang natin, nagpalit tayo. Nag-quartz na lang tayo, guys. Kasi gusto ko lang may pagka-marble look, eh. Ayun. Saka, may gusto akong finish na ina-achieve, which is hindi magagawa sa sintered stone. Guys, ayan. Bali, since renovation to, meron silang lona para hindi masyadong magkalat sa loob. Yan guys, so tingnan nyo, may tatak pa talaga ng Phoenix Stone yung mga bato kasi talaga sa kanila galing yan. Ayan, tago si kuya nahiya. Sige kuya, okay na, salamat. So next natin project guys, cabinet. Guys, pinatanggal na natin yung plastic para ma-check na rin kung walang stain or what. Ang gusto ko sa kanila guys, tingnan nyo, oh. Talaga nakasealed pa yung quartz pagka in-install nila. Kaya hindi talaga madudumihan upon installation. Okay guys, so plastic pa. Wow. Ang well protected ang ano, Phoenix Stone guys, so thank you. Guys, ganda ng finish nila. O tingnan nyo. Diba? Ito talagang gusto ko guys. Yun. And ang mga ka-viewers, ipapakita ko po sa inyo yung ating pinalagay po na countertop. Kasi ayan po, natapos na po siya. Alam nyo po mga ka-viewers, napakadali lang po kausap ni Phoenix Stone. Talagang right away po, na sinabi ko po na gusto ko, nag-ocular po sila agad. At after 3 days, ito na po siya. Na-install na po yung ating pinalagay po na countertop. So ito po mga ka-viewers ha. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na meron po itong naging changes. Kasi nung pauwi po ako, nakita ko po itong slab na ito, which is si quartz, nakagaya po ng aking mga tiles na pinalagay po dati. Eh ayoko po mag-iba ng design kasi alam niyo naman po, pag marble talaga po nakaka-elegant po ng datingan sa loob po ng bahay pag meron po marble, no? Sa akin lang naman po yon. Ngayon po, kaya po tayo nag-upgrade. Alam niyo naman po na tiles tayo dati and yung mga grout po kasi ay nangingitim na at talaga pong, ayun, finally po, mas maganda na po yung finish ng ating countertop. Ayan po yung tsura niya mga ka-viewers. So, tingnan nyo naman po, di ba? Ang ganda ni Kalakata. So, yung pinaka-edge po, maganda na po yung tabas. Di na rin po ako masusugat dahil doon sa tile trim po dati. Madalas po ako nasusugat. Pinaminimalis ko lang po yung finish. Although, marami po silang finish na pwedeng gawin sa mga ganito. So, yung pinaka-final tour po natin, papakita ko po yan. Soon, abangan nyo po yung part 2 kasi lalagyan pa po ito ng mga kitchen cabinet at range hood, which is nakabili na po tayo at pinakita ko sa vlog. Di pa po ang ganda niya pag wala talagang tabas. Galing-galing ng ano, oh, Phoenix Stone. Isa po sa nagustuhan ko sa kanila, yung mga quartz po nila ang kakapal po. Ayan, wala pong daya yung thickness.
Ito yung gustong-gusto ko sa kanila, makapal po talaga yung pagka-quartz, kaya pang heavy duty. Pag nagpagawa naman po kayo kay Phoenix Stone, huwag po kayo maglala kasi naka-direct po tayo sa factory. And aside po dun mga ka-viewers, ayun po, less hassle na rin kasi aside sa bibili ka po ng slab, pwede na rin po kunin ang service po nila gaya po na sinabi ni Sir Jan sa pag-install po or pag-dismantle. Ayun po yung number one na talagang hinahanap po natin, especially kung OFW po kayo at gusto niyo po makaiwas kayo sa scam, ayun po, pwedeng-pwede po ang Phoenix Stone. Ngayon po mga ka-viewers, di ko na rin po papahabain pa. Again, abangan niyo po ang part 2 once natapos na po itong ating mga kitchen cabinet or anything. Talaga ito pong renovation ng aking kitchen is very minor lang naman po. Kaya, ayun po, abangan niyo po. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!